Good day mga ka-showbiz natin dyan. Isa sa mga pinakamagandang may mukha noong 90s ay si Isa Ignacio. Sa kasaysayan nga sa pinilakang tabing isa si Isa Ignacio sa mga pinaka-sumikat nga sa mga sexy actress. Marami siya noon mga kasabayan na mga katulad niya rin na sexy star, subalit hindi dito nagpahuli si Isa Ignacio at isa nga siya sa mga tumatak sa industriya ng showbiz. At kitang-kita natin ang panahon nga ng 90s hanggang 20s ay pinipilahan talaga sa takilya ang nag-iisa nating Isa Ignacio. Nakipagsabayan nga ang Morena Beauty na si Isa sa mga mistisa noon at lahat ng halos ng mga mistisahin ng mga panahon niyang sexy actress ay nagsilausan na at mas maaga ngang nawala sa spotlight. Ngunit si Isa Ignacio ay napunta siya hindi lang sa pagpapasexy, ngunit naging komedyante rin siya at madalas siyang kunin ng mga director at producer para nga maging leading-lady siya sa mga action movie. At nakarami rin ng movies ng panahon niya si Isa Ignacio. Ngunit sa kanyang kasikatan ay iniwan niya rin ang pinilakang tabi at nanatili ngang privado na ang kanyang buhay malayo sa mundo ng showbiz. Kumustahin natin si Isa Ignacio ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Ano na ba ang kanyang itsura ngayon? Well, panoorin niyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman mo. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa showbiz. Susunod na! Nang 80s at 90s, usong-uso noon ang pagandahan at basiksihan ng mga artista. At isa na nga dito ang morena na si Isa Ignacio sa mga hindi nga nagpahuli sa kagandahan. At isa nga siya sa mga pinapangarap noon ng mga kalalakihan dahil sa kanyang alindog at kagandahan. Dahil nga sa kanyang morena beauties ay nagustuhan nga siya ng karamihan ng mga Pinoy. At hindi lang yan, magaling rin kasi talaga siyang artista. Noon ay kasagsaga ng kapanahunan niya ay nakarami rin siyang mga movies na ginawa. 1995 nang nadiscover nga si Isa Ignacio ng FLT Films, producer by Rose Flamiano, at sa kauna-unahan ngang movie niya ay ginawa noong 1996 na may pamagat na Kara Kaakit-Akit, at nasundan nga ng 1997 ang kanyang movie na Dalaga na si Sabel, at 1998 naman ay ang Hamog sa Magdamag. Lahat halos yan ay pumatok nga sa takilya ng panahon niya. Nagtuloy-tuloy pa rin ang kasikatan ni Isa Ignacio sapagkat ng 2000 ay nakagawa nga siya ng movie na Madam X, at 2001 naman Virgin Wives, at ng 2002 Walang Iwanan Bexman. At halos lahat na ng movies ni Isa Ignacio ay pinapanood talaga ng masa. At bukod sa mga movies na kanyang nagawa, meron pa siya mga TV shows gaya nga ng Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. na pinag-iwidahan naman ni Marcel Soriano at ni Cesar Montano. Kasama rin siya dyan sa segment na yan. At 2001 naman sa Mary the Father, 2003 naman sa Darating ang Umaga, kung saan nga isang bigatin to na teleserye, ang Maging Sino Ka Man, nakasama rin siya. At ng 2008 ang Kung Fu Kids, at yan nga ang kanyang mga TV shows at mga movies na mga nagawa ng panahon niya. Talagang sumikat ng todo siya ng 90s hanggang 2008 ay nakikita pa rin natin siya na marami pa talaga siyang mga proyekto pagdating sa industriya ng showbiz. Maging sa mga commercial at modeling ay hindi nga siya nagpahuli. Napasama rin siya sa palibas sa lalaki na pinagbibidahan naman noon nila Richard Gomez, John Estrada, and Joey Marquez. At marami pa rin siyang mga nagawang movies na hindi na natin nabanggit. So, ibig sabihin, sobrang sikat na sikat talaga itong si Isa Ignacio ng kapanahunan niya. Subalit nga, kahit sabihin natin sobrang sikat niya, nagulat na lang nga tayo dahil hindi na natin siya nasisilayan pa sa television.
At marami nga mga nag-chat sa atin at nagko-comment kung nasaan na ba si Isa Ignacio. Well, si Isa Ignacio po ay tahimik na ang kanyang buhay malayo nga sa mundo ng showbiz. Pribadong-pribado na nga ang kanyang buhay sa kasalukuyan at meron na nga rin siyang masayang pamilya. Ito na nga ang kanyang itsura sa kasalukuyan yan. Kahit sabihin natin na medyo maedad na rin itong si Isa Ignacio, super duper ganda niya pa rin. At mukha talagang pwedeng-pwede pa siyang bumalik sa mundo ng showbiz. Pero sa tingin ko, wala na siyang plano para muli ngang bumalik sa magulong buhay ng showbiz. At mas ginusto niya na natahimik at simpleng buhay lamang. So ayan na nga mga ka-showbiz natin dyan, inyo nang nakilala ang ating napakaganda at napakasikat ng 90s na si Isa Ignacio. At yan na nga ngayon ang kanyang itsura sa kasalukuyan at ang masasabi ko na lang ay napakaganda niya pa rin talaga. At isa rin siya sa mga iniidolo ko ng panahon nga ng mga 60 stars ng 90s. So ayan nga mga ka-showbiz natin dyan, manatili kayo nakatutok sa ating YouTube channel sapagkat mag-update pa tayo ng mga artista na mga hindi na ninyo nakikita at kung nasaan na ba sila ngayon at ano na ang kanilang itsura. Kaya't kung gusto nyong malaman at masundan, mag-subscribe na kayo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng showbiz. Thank you so much. God bless.